The results of the joint voting of the members of the Congress on the motion show that 240 voted in the affirmative, 27 negative votes, and 0 abstentions. And pursuant to the Constitution and the rules of the joint session, the motion to further extend the proclamation of martial law and the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus is hereby approved by the Congress of the Republic of the Philippines. Yan ang resulta ng botohan sa joint session ng Kamara at Senado kanina. Habang umiiral po ang batas militar, suspendido pa rin ang pribilehyo ng writ of habeas corpus doon. Bago yan, ipinagtanggol ng mga kinatawan ng Administrasyong Duterte kung bakit kailangan ang martial law extension. Sabi naman ng mga mambabatas galing sa oposisyon, walang basihan ang hiling ng martial law extension. Inusisa rin sa pagdinig ang mga umano'y paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng martial law sa Mindanao, tulad ng umano'y militarisasyon sa komunidad ng mga katutubong lumad sa ilang lugar. Naninindigan o nanindigan ng AFP na ang mga armadong lumalaban sa gobyerno ang kanilang puntirya. Sabi naman ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, masaya ang Malacanang sa desisyon ng Kongreso. Ang kaligtasan daw ng lahat ang kanilang inaalala. Kaya't nananawagan sila sa publiko na suportahan ang gobyerno sa paglaban nito sa rebelyon at terorismo.